Padre. Apo! Yun po. Kuching! Pusigang! Malita! Dinit-dinit sila? Pagkikin ako ulit sa akin. Pero ang galing ano, galing just naman. Just na rin niya. Eh, sila na kapag picture na. Okay lang. Eh, ngayon, eh, habang ikaw ay, habang, dito, may araw pa, eh, mag-picture-picture muna. Yeah. Pero narin mo na sila, ipapakita mo na. Andito tayo sa Taal. Wala, sa Taal tayo. Hello! Yeah. Welcome po sa Taal Basilica. Sa parokya ni San Martin of Tours. Ito po ang the largest Catholic Church in Asia. Dahil ito po ay isa sa hindi lang pinakamalaki kung hindi isa sa luma at na simbahan at bayan dito sa Southern Tagalog. Ito pong simbahan ito ay sa kinatayuan natin, ito'y pang-tatlo ng location. Ano ha? Kasi nung dumating ang mga Kastila ng 1572, so 450 years na pong mahigit, to be exact is 451 years, dumating ang mga Kastila po dito sa lugar na ito, ang mga Augustinian friars. At dito po, kanilang dinala ang ating Panginoong Hesukristo, ang pananampalataya sa ating Panginoon. So, paglalipas ng maraming panahon, ay lumaganap ang Sangkakristyanuhan. Ang una pong pinuntahan ng mga Kastilang mga pari ay yung balayan. Pagpunta nila sa balayan, ang ibig sabihin po ng mga balay ay para mga bahay. Nakita po nila ay ang daming mga balay. So, kaya mga balayan ang tawag doon. Pero ang nakatira doon ay hindi lang mga Pilipino. Pagdating nila, may mga Muslims. Maraming mga Moro. Kaya ang tatapang ng mga Naro, kaya hindi sila nakapag-evangelize doon. Pumunta sila dito sa gawing papuntang Sungay, sa may papuntang Tagaytay, nakita nila may mga tao dito sa may Ilog Pansipit. At maraming mga taong nakatira. Ito po ay doon sa may Balangon. Na noong una, napakalaking ilog po ito. From Butong hanggang, sinasabi, hanggang Mahayahay. So, pwedeng pumapasok diyan ang barko. Yan. Yun po tinatawag na galleon trade from Mexico. Dadaan diyan sa bunganga ng Balayan Bay, dediretso ng Ilog Pansipit, dediretso ng Taalik. At dinala ng mga Kastila yung kauna-unahang simbahan doon sa may barangay San Nicolas na ngayon ay bayan ng San Nicolas. At napuntahan namin kanina, pinakita sa mga Tagalusena, ang natin na lamang po ay mga ruins. Yun po ay mga adobe at coral reefs na nakatayo. Pero noong 1754, sumabog po ng malakas ang pagsabog ng bulkan at nagiba po ang lahat, pati ang simbahan, ang bayan, ang natabunan yung lipa ng simbahan at yung lumang lipa at yung tanawan ay naibunang naibo hanggang sa ang mga bayan ay lumipat. For the past for almost 5 months, araw-araw sumasabog ang bulkan, ganun po katindi. Ano ho? At noong 1754 dinala dito ang simbahan sa kinatatayuan. Hindi po agad naging ganito. Hindi po ganong kalaki agad. Maliit lamang nung una. At itong location ito, maganda. Medyo malapit sa Taalik at malapit sa Balayan Bay. So, pinalilibutan po ito ng mga bodies of water. May lake, may tabang, at merong alat na dagat. At pagsabog ng malakas na bulkan, yung Ilog Pansipit, natabunan na po yan. Kumipot ng kumipot hanggang sa na dati yung Taalik ay naging combination of salt and tabang, naging kwa na lamang po, tabang na lamang. So, na-trap na po doon yung mga isda, ang iba po yung naging tawilis. At ang iba yung dating talakitok ay naging, ano nga yung isda yun? Maliputo. Yan. Doon lamang makikita sa buong
Pilipinas, ang Maliputo, lalo tigit ang Tawilis. Talagang dito lamang sa Taal Lake. Yon, yun po ang aming Maliputo. Nasaan ito patingin? Po, ito po siya yun, naka-indicate sa ating 50 peso bill. Nasaan? Ayan po. Yan. Yan. Ah, Maliputo nga. Ano. Ayan po yung Maliputo. Patingin kasi ng ito po, Taal Volcano po ito. Volcano Island po yan. Nasaan patingin nga ng... Ayan po yun. Ah, ito? Apo. Yan, ito yung Maliputo. Sir, yun yung tatlo po. Pa si Doji. Ah, mahal pa yan. Tama-tama. So, nandito tayo ngayon sa Taal, sa Batangas. So, dito daw makikita yung Maliputo. May parada dito, gano'ng El Pasibat? Alin? Ito, Maliputo. Inilalaman yung festival yan dito. Yung kung sa, ano yung Lemery Lip yun. Kung pumunta po kayo sa may San Nicolas, sa may Tabing Lawa, sa may San Nicolas Baywalk, may rebulto yan noon. Ah, ito yun. Actually, sir, ang tunay na pangalan niyan is Pipikat. Hindi kilala ng karamihan. Siyempre, malaki naman ang pipikat yun. Hindi ko alam ko yung mga pipikat. Pipikat? Oo, pipikat. Tapos ngayon ay ano? Siyempre, pag lumaki naman yung pipikat, Maliputo. Muslo. Maliit na pipikat. Sir, nabigay ko na lang sa inyo sa agad. Tatlutuhan. Magkano ga ito? Ano sir, tatlutuhan. Ano yan? Ano yan? 300 sa'yo. 250 nga sa akin kanina. Opo mo, pero pa'yo sa'yo, 200 na nga lang sa iyo. Wala ka bilhin. Mawag ka lang ito, hinahay sa akin. Pag kumuha itong dalawa sa akin, itang bibigyan kita lang. Sino dalawa? Hindi po kuha. Magkasama kami sa bahay. Siya pa ang bahayan. Hindi ako kuha yan. Ngayon, kung makikita po ninyo, itong simbahan ng Taal ay ginawa ay mga adobe. Wala pong bakal yan. Walang bakal. Walang semento. Akala nyo yung mga semento. Hindi po yung semento. Yan po yung mga tinatawag na yeast or apog. Ang nung unang ginawa ay yung mga itlog. Tapon yung dilaw at yung puti, yun ang ginamit. Kaya mura dito yung lechiplan nung una. Sabi ng mga na. Okay. Ngayon, matindi ito dahil pagdating nyo sa loob, mamamangha kayo sa ganda ng structure, mga Kastila. Kasi nung una, walang ilaw, walang kuryente. Kapag nagsalita kayo, kahit sa anong sulok ng Taal Basilica, pakinig. Tapos, dahil walang kuryente, walang ilaw, kinakailan ng hangin. So, ang lamig niya. So, nagdaan ng maraming panahon, ang daming lindol, ang daming mga bagyo, nakatayo pa rin ito. At ito yung... At ang latest improvement po namin ngayon, nilagyan po namin ng ilaw para lalong makita. At gumanda ang mga sound system, gumanda, lalo tigit naging malinis at maayos. Dito tayo dadaan sa tagiliran. Papasok tayo sa loob ng Basilica ng Taal. Oh, medyo. Aray, medyo maiit. Mas maganda, lagyan mo muna ng nadil. Yan. At bubuksan na ang ilaw dito sa loob ng Basilica ng Taal. Tapos ay yung organ. Paano? Oh, maigi pa din. Ganda o. Oh.
mga pari ay dito nagsesermon. So ang tawag dito ay pulpito. Pulpito. Nagmimisa doon, nakatalikod ang pari. Pagkatapos ng pagbasa, dito magsesermon. Walang kuryente, walang ilaw, pero kita ninyo, pag nagsalita ang pari, sumayin nyo ang Panginoon. Pakitig lahat, kahit saan, sulok. Ganyang kaganda ang mga structures ng simbahan noong unang panahon. At ito'y buhay na buhay dito sa Taal Basilica. Purihin ang Diyos. Amen! 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 Ang Taal Basilica, ang patron po namin dito si San Martin, ang tours sa France. Ang ito po siya, yung nasa nakasakay sa kabayo. Kasi si San Martin nung una sundalo. Alam naman natin nung una kapag i-knight o sundalo, malaki ang iyong pananagutan sa lipunan at hindi kinikilala. One time habang siya ay papunta sa gera, ay minakita siyang sangkulubi na giniginaw at walang makain, gutom. Kapag pinabayaan niya yun, mamamatay siya sa gutom at sa sobrang lamig. Alam naman ninyo sa Europa, pag lumamig, sobrang lamig, nakakamatay. Kaya, hinati niya yung kapa, yung kanyang balabal. Ano, hinati niya at ibinigay niya doon sa mahirap, sa pulugi. Sobrang siyang na-touch kasi parang may kakaibang pangyayari sa buhay niya. Nung siya'y nakakatulog, nanaginip siya, ang mukha ni Jesus, suot-suot yung balabal na kanyang binigay sa pulubi. And from that life experience, faith experience, na-realize niyang tinatawag siya ng Panginoon. Kaya siya'y nagpari. At hindi lang siya naging pari, naging obispo pa. Kaya siya from caballero to obispo. From isang sundalo papuntang naging obispo. So, at ang maganda nito, kaya ito ay naging, kaya ang lugar na ito ay ang ipinangalan ng mga Kastila at naging patron ni San Martin kasi itong lugar na ito, marami noon ang mahihirap, laging binabagyo, laging sumasabog ang bulkan, laging maraming may mga taong, maraming mga may sakit. Ay si San Martin, isa sa patron na tumutulong sa mga mahirap at may sakit. At maraming mga himala ang nangyayari galing sa Diyos sa pamamagitan ng tulong ni San Martin. Huli na kayo sa ating Panginoon, sa tulong ni San Martin, gagaling tayo. Amen? Amen! Saint Martin of Tours, pray for us. Pray for us. Kaya ninyo yan. So, maganda rin ang aming pangyayari. Para hindi na isa-isa. Itong parang altar, altar nga ito. Okay? Kasi nung una, before Vatican II, hindi pwedeng magkaroon ng concelebrated mass. Anong ibig sabihin nun? Isang misa, isang parilaan. Hindi pwede yung concelebrated na 5 pari, 10 pari, o 20 priests. Kinakailangan isang misa, isang pare. Dito po sa loob ng simbahang ito, dahil malaking simbahan, pwedeng magsabay-sabay ang misa. May nagmimisa doon sa main altar. May nagmimisa din eh. May nagmimisa doon. Ay, tatlong altar. Merong doon nagmimisa kada. Pwedeng magsabay ang 10 misa. Latin. May kanya-kanyang nasimba, may natugong, nakataligod ang pari. At pag sinabi ng pari, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Ayan, yung mga ganyan. So, yun ay mga Latin lahat. At saka lamang magtatagalog kapag magsesermo na. At ang mga lalaki no'y mananabako na. Lalabas na sa 19th century.
ano, ay ito ang saksi sa history noong una ang mga misa ay pwedeng magsabay-sabay. Kanya-kanyang misa, kanya-kanyang dasal. Okay? So, ina-welcome ko po kayong lahat na bumisita sa the largest Catholic church in Asia, the Taal Basilica. Yay! Yay! Ang galing ni Padre! Thank you, Father! Yay! Thank you! Thank you! Ang ganda ng iyong mga Merano Malinaw!